Nalulungkot po tayo sa pagpanaw ng isa sa itinuturing na pundasyon o haligi ng sabong sa Pilipinas. Ang kanyang ambag o papel sa sabong sa Pilipinas ay napakalaki. Ang din sa Philippine Sabong Media. Namula pa noong kalagitnaan ng 1980s ay nagsimula na itong mag-cover sa television ng iba't ibang malalaking sabong derby, malokal man o international. Kaya siya itinuring ng sabong industry na legend, kasi nga dahil sa kanya, mas nakilala pa ang Pilipino sa larangan ng sabong. Kasama na rin ang pagpapalabas niya ng iba't ibang magazine tungkol sa sabong sa Pilipinas. Mga magazine tungkol sa mga sabungerong Pinoy, mula pa noong 1980s hanggang sa taong 2022 kung saan pumanaw na ito. Rito lamang mga nagdaang buwan, palagi pa natin siyang nakikita sa kanyang sabong show sa isang channel ng cable TV. Kung saan siya ang main host nito, kasama ang Brazilian model na si Diana Meneses. Pero nitong nagdaang buwan, ay isa tayo sa nagtaka kung bakit di siya nagpakita sa kanyang sabong show sa TV. Si sabong legend Sir Rolando Luzong, o mas kilala sa tawag na Kalando Luzong, ay pumanaw nga nitong September 11, 2022 sa sakit na colon cancer. Isang buwan bago ang kanyang kaarawan ay pumanaw ang isa sa mga haligi ng sabong sa Pilipinas. Nagluluksa ang industriya ng sabong sa Pilipinas sa pagpanaw ni Kalando Luzong. Talagang hindi malilimutan ng bayang sabungero ang sabong legend na ito. Maraming natulungan si Kalando ng mga sabungero, kaya ganyan na lamang ang kanilang kaliwat kanang mga post sa social media para kay Kalando. Noong pumanaw ito, si Kalando Luzong ay hindi lamang nakilala sa pag-pay feature sa magazine at TV. Tungkol sa mga kilalang mga sabungero at iba't ibang kaganapan ng sabong. Si Kalando Luzong ay isa rin sa mga pundasyon sa Roligan Cockpit Arena. Siya ang dating general manager sa cockpit arena na ito. Sa katunayan, mayroon siyang itinatag na malaking labanan sa sabong sa cockpit arena na ito. Nagaganapin ngayong darating na Pebrero 2023. Nagaganapin mismo sa Roligan Mega Cockpit Arena. Ang malaking derby event na ito ni Kalando ay nakatakda ng sasalihan ng mahigit 100 entry mula Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tinawag niya ang big event derby na ito na The First Roligan Pintakasi International Challenge 12 Cock Game Foul Breeders Derby. The Bloodline Challenge. Ngunit dahil pumanaw na si Kalando ay pinalitan ito. A tribute to Kalando Luzong. At itutuloy pa rin ang malaking pad-derby na ito ngayong darating na Pebrero 2022. Bilang pagkilala na rin kay Kalando Luzong. Talagang malaki kang kawalan sa industriya ng sabong Kalando Luzong. Hindi ka namin makakalimutan, hindi ka makakalimutan ng bayang sabungero. Maraming salamat Kalando sa iyong di makakalimutang ambag sa industriya ng sabong. Salamat Repopit sa panunood. Again, kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kaligta ang mag-subscribe. Nang sa ganun ay always kayong updated sa ating mga bagong video. Pakiclick lamang ng subscribe, pakiclick na rin ng notification bell, at ilagay ito sa all. Nang sa ganun automatic ka ng updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat!